Ayan. Good morning sa bawat isa. We welcome you sa ating Sunday School sa SABC. And we are still dito sa series natin ng Common Grace. And because of the election season, we are spending 2 weeks or 2 Sundays para sa Common Grace of Politics. So therefore, I hope na you're still with me. At again, let me remind you na as I teach this, my intention is not to convince anyone of political or point of view or kung sino may boboto ko. So therefore, this is not a campaign procedure or material or katulad kahapon. I will not pitch for anyone. But on the other hand, I would want na ipakita sa inyo yung mga bagay na I think very important so that I can show to you how some people think, how these things, no? Ay paano sila pinag-iisipan so that ang mga tao nag-a-arrive sila sa mga ganitong conclusion using historical matters, historical precedents, and also scriptures. So that is my intention. Never kong magiging intention na i-violate mismo kung ano yung tinuturo ko, which is the protection of our Christian liberty. Well, 8 days na lang at elections na. At excited na ba kayo? Ako masaya ako dahil next Sunday will be the very first Sunday na wala na akong maririnig na jingle. Pero hindi natitigil, tutunog ang mga cellphones natin dahil maraming paraan, no, ang mga politiko. So by messenger, by text, sigurado lalabas yan dahil hindi naman bawal yung ganon, no? So napatigil nila sa trompeta nila pero sa mga cellphone nakakapasok. Anyway, this is something na we should anticipate, marami, mas mataas ang passion kaysa sa iba. But again, in the providence of God, I want to thank the Lord for making me a citizen sa isang democratic country. Because kung ikaw ay nasa ibang mga parte ng bansa na wala kang karapatan o kakayahan na privileyo na pumili ng iyong leader, it would be worse than what we are experiencing. And at the same time, we will have an opportunity na magkaroon ng boses sa gusto nating mangyari sa ating bansa. But of course, the problem is no matter how passionate we are, ang nangyayari is how about when people disagree with you sa ganitong bagay. At sa mga tao, nakakalungkot ang mga Kristiyano, imbes na sila ang i-expect na maging promoter ng healthy conversations and humble dealings sa mga ganitong bagay, hindi natin minsan napipigilan yung ganitong mga may init at very mainit na usapan na minsan nagkakapikunan. In fact, kahapon may isang malaking pagtuturo sa ating Reformed Baptist Circle about this, and it was a very good lecture. Some of our members nakisama sa conversation. Marami sa atin ang nanood and we appreciate kung ano nangyari. Pero alam nyo, may mga kausap ako sa messengers, people who have probably different view or at the same time na na-embroil sa social media sa ganitong bagay. In fact, may isang pastor, I've been praying for him because we're talking about these things at sa kanyang passion sa ganitong bagay ay nagkakaroon ng ganitong issue na pinupunan ng mga ibang tao. So, paano natin ito may iwasan at may pagpatuloy ang ating exercise ng freedom at ng ating pagboto, but at the same time ay nagkakaroon tayo ng maingat na papakita ng ating Kristiyanidad. So, sa aking last lesson, I'd like to give to you ito mga practical things pa rin ito, but I call it the logic of politics in the common kingdom. Marami sa mga lessons about politics is they give us yung mga pinaka-general view ng politics at minsan mahirap pumunta doon sa logical end. Now, I want to, medyo nagtatapang-tapangan tayo ngayon, let us try to
push it doon sa kanyang logical end if it is indeed inside the common grace. Kaya sa ating pinag-aaralan, di ba, sinabi natin that the government is God's common grace to restrain evil in society, and that is through justice. Ayan lang malinaw sa Romans 13. May mga iba sa atin, no? Iba yung damdamin natin kasama sa mga priorities natin. Ang economic recovery, mahalaga sa atin yung bagay ng pag-unlad, ng prosperity ng isang bansa. Pero alam nyo, bagamat yan ay mahalaga, pero hindi yan ang pinaka-issue sa Biblia. Sa Biblia, ang inaasahan lang sa gobyerno, at least sa kanyang salita, is maging agent of justice siya so that makakapamuhay ng fair at ng maayos ang mga mamamayan at makakapagtrabaho sila and they can prosper individually. But of course, dahil napakadami na nating mga na taon as a nation, inaasam na rin yan ng bawat isa. Pero we should not get to the point na mauuna yung mga bagay na to. Ang pinakamahalaga is through justice, the sword, power of the sword. And since politics is in the realm of God's common grace, dahil nga ito ay hindi mandate ng church, walang Christian vote. At napakalinaw yan sa pag-aaral natin. I hope lahat tayo convinced na. Let us drop the argument na may moral vote, na moral na responsibility mong iboto ang certain candidate na ito. In fact, pinush ko last week yung Christian compromise na makasalanan yan, but when you apply it sa political arena, because it is common grace, kung paanong sa business ay pwede ka maging pragmatic, not necessarily wrong, hindi necessarily sinful ang lahat ng pragmatic approach sa business, pagdating sa politika, yung mga compromises is necessarily not sinful, simply because this is not a perfect world. At napakabuti ng Diyos, hindi niya tayo binigyan ng mahirap na sitwasyon na kung saan kailangan natin siyang sundin, but at the same time ay mapapalabag naman tayo sa maraming mga bagay. So ito yung napakaganda sa common grace. So in-emphasize ko din, no, marahil may gusto tayo maging presidente, mayor at governor, pero bilang Kristiyano, isa sa mas mahalaga sa atin, these politicians, they come and go, but the Lord sustains us as a church. Kaya dapat ang mas mahalagang issue sa atin kaysa sa personal na pananaw natin kung ano magiging maganda sa bansa natin is the protection of our brother's liberty of conscience. Alam nyo, kapag naging culture ng isang church na ina-abuse natin ang liberty ng iba, sa inyo, ang karamihan na magsasuffer noon, hindi ang pastor, kundi ang mga members. Because magiging culture na pwede palang i-violate to. And at the same time, ang mas mag-a-abuse ay yung mga nasa authority. That is why in many forms, and in any forms, we should not embrace ang anumang paraan ng pag-encroach sa liberty natin as Baptists, because we have champion doon sa bagay na yon. Pero mag-focus tayo dito. Pinag-aralan natin ang Romans 14 sa exposition natin sa Romans, pero magandang balikan ito. Sabi ng verse 5, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Siguro sasabihin ng mga iba, lalo na sa mga hindi yumayakap ng common grace doctrine ng Reform, paano yan? Hayaan mo kung ano, yun lang yung nasa isip ng tao? Paano kung mali? O paalo kung ano? So ang tanong mo is, paano masasabing mali? Syempre, mali yan kapag sinabi ng Bible. So you see, ang text na ito, it's not speaking about those things na malinaw nang nilay out sa Bible na yes, wrong ito at yes, right ito. So therefore, he is speaking about those things na hindi explicitly na sinabi. Example, kung ano ang pangalan ng magiging presidente natin sa 2022, June 30, 12 p.m. Hindi niya binanggit kung anong pangalan, so which means kailangan ma-persuade tayo, ma-convince tayo sa ating mind, hindi pwedeng madikta ng sino man, lalo na ang pastor kung sino yung boboto natin. Kaya nga, ang tawag natin dapat dito is vote of conscience. Eh, malinaw naman yan. Since God put politics in the common kingdom, ang great tool natin para ma-achieve natin itong napakagandang vote of conscience is yung ganitong
exercise sa politics, ang pinaka or greatest tool natin is an informed conscience. So, you see, may mga conscience na defiled, may conscience na weak according sa Bible, may seared conscience, pero pagdating sa mga bagay na ito, we do not celebrate ignorance. No, we can educate, we can inform other people, we can persuade. So, therefore, the key is an informed conscience. So, the logical end of politics, therefore, kung ito ay nasa common kingdom, eh, ang logical end pala ng politics is to allow the healthy function of conscience. Ito yung gusto kong i-push. Kasi kung nasa common grace siya, ang magiging barometer natin is an informed conscience. So therefore, maraming sa ating mga Kristiyano, eh, hindi tayo kahit sa teachings ng mga pulpits, minsan hindi tayo dumarating doon sa point na, oh sige, naintindihan ko yan, pero papaano kung ganito? Paano, let's say, may mga cases siya na ganito. O kaya naman, ito associated, let's say, sa isang policy na mga Kristiyano ay medyo negative sa kanila. For example, sinusuportahan siya ng mga progressive groups. Pwedeng ganon. So, can you just say na because ganito yung pananaw ng Bible, eh, negative siya sa ganito, eh, pwede mo bang sabihin ngayon ang kapatid mo, eh, hindi mo pwedeng iboto ang kandidatong ito. So, ang logical end is kung nasa common grace ito, hindi ka pwede magsalita sa iyong kapatid na dahil ganito, ang paniniwala mo at ang tingin mo maganda, hindi mo dapat iboto ito. So you see, ang gusto ko ipakita sa inyo is you can consistently say sa harapan ng Diyos, yes Lord, I believe in the authority of the government. Eh, mahalaga yan sa Ten Commandments, yung issue ng abortion, the right to life, the sanctity of life. Pero pagdating sa public policy, gusto nyong ma-reach yung end point, which is pareho kayo ng gusto na mangyari, eh, minsan nagkakaiba dun sa means kung paano ma-accomplish yun. Yung iba sa Amerika, paraan yun ma-accomplish, kailangan walang anumang pag-support sa mga abortion bills, eh, kahit law siya ngayon. Yung iba naman, pwede tayo makikompromise. So, you see, may mga tao na aware sila at they, katulad ng lesson kahapon, no, they do not support insurgency, pero the better way, the better path to them is not to reject this available candidate even though nagkakaroon ng ganitong leaning or ng ganitong support mula sa mga groups na ito, because hindi ibig sabihin kami ay supportive doon sa mga ina-accuse na ganito. But for us, this would be the better way to achieve these things. So nakikita ninyo, may mga paraan tayo na pwede tayong maniwala as Christians, yet because it is in common grace, yung logical end, pwedeng pareho tayo, but at the same time, sa gitna nun, the means would be different to achieve that. So therefore, mahalaga to. We should not threat yung pag, the attribution of sin. We do not attribute sin sa boto ng isang kapatid natin. A vote that is truly free is a vote allowed to exercise without any form of coercion or guilt tripping. Eh, ayaw nga natin, di ba, na maging bayaran ka sa eleksyon. Kasi once na binigyan ka ng pera, you are being forced to vote for someone na hindi mo naman marahil gusto, but because may perang involved, napupwersa ka. And it's the same thing doon sa mga ibang tao. We should not also coerce other people or yung may guilt tripping. No? Eh, may karapatan ka bumoto na ganito, pero kung ang binoto mo ganito, mahabagnawa ang Diyos sa'yo. Yung mga ganon na kaparaanan at pananalita. Sabi ni Michael Horton, it is not only in the realm of politics that Christians are bound to the Protestant conviction of sola scriptura, only scripture. Even in doctrine, we cannot speak where God has not spoken. In ethics, we have no authority to command the conscience where God has not bound it by requiring or prohibiting that which God has not clearly addressed in Scripture. In the Reformation tradition, this is called the realm of adiaphora, or things indifferent. It is, in other words, the gray area where Christians are not bound to take any prescribed position, but are free to exercise their own judgment and Christian liberty. This is precisely where we must see all but the most exceptional policy issues.
So wala naman kasing problema sa atin sa law at sa commandment ng Diyos. Malinaw sa atin, no? We have to respect private property, we have to respect the family, we have to... Alam natin yan, pero nangyayari kapag nagkakaroon na ng policy na paano ito, in-address to ng speaker kahapon doon sa RIBAP na about yung leader mo na sinusuportahan, kung Christian ka, hindi mo pwedeng suportahan kung ito ay pro-abortion or pro-same-sex marriage, no? So, kung sa kabila nun, pwede rin natin sabihin na we should not also attempt of invoking God's name. So kung hindi natin ikinakancel yung iba na nagkakasala sila pag nagboto, eh wag din natin i-attempt na invoke na ito yung gusto ng Diyos, no? A vote is not the voice of God. Sabi ng Christianity Today, noong August 16, 1993, some historians argue that the church loses sight of its mission as it moves closer to the seat of power. Witness the era of Constantine or Europe just before the Reformation. We may be seeing history repeat itself. In 1991, as communism fell in Poland, 70% of Poles approved of the Catholic Church as a moral and spiritual force. Now, only 40% approve, mainly because of the Church's interference in politics. Modern Poland does not practice church-state separation. A new law says radio and TV broadcasts must respect the Christian system of values. And the state funds the teaching of Catholicism in public schools. Yet the coziness between church and government has led to a loss of respect for the church. Alam niyo, magdurusa lang talaga later on ang church kapag ininsist natin na sa government ininvoke natin lagi yung authority ng Diyos, yung pangalan ng Diyos, kasi magiging persecutor ang church kapag may ibang paniniwala ang ibang citizens kung i-enforce natin. Kaya may mga, di ba, nagsusulong, dapat daw may Bible Week, dapat i-legislate na yung mga Baptist, ganito, kilalanin. Ganyan, we don't believe that. Hindi tayo anti-Baptist or anti-Bible reading, pero we cannot force other people kasi that is basically against sa tinuturo natin. Reformation is persuasion. Eh, kahit nga anak mo na, hindi mo pwedeng mapuwersa, you have to persuade that child. So therefore, balikan natin yung secular background. Ano ba yung background na dumating tayo sa ganito sa issue ng conscience? Well, in elections, binibigyan tayo ng opportunity na mag-vote. So therefore, these are political events in a democracy. Ang etymology ng democracy from the Greek word demokratia or demokrasia, it is from the word demos, the people, or kratia, power or rule. So therefore, this is government by the people. So ang nagrurule ay ang mga tao. At ang history nito is that the US is the very first modern nation to be ruled by the will of the people. Eh, nag-revolution sila against England, sa monarchy ng England. Pero dati, ang lahat ng bansa pinamumunuan ng isang tao, ng isang pamilya, o ng paniniwala na ang pamilyang ito, ang blood na ito, ay may royal blood siya at may divine rights siya. So yung tinatawag na divine rights of the kings. Pero for the very first time in our history, the United States, a nation, was now under one paper. One paper called the Constitution. Ayan ang sabi nung Declaration of Independence nung July 4, 1776. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. Pag nakita mo na all men are equal, saan mo mababasa yon? Bible. So therefore, these people, they do not want na magkaroon ng state religion. They want, no, alam natin, freedom of religion, but not necessarily being irreligious. Kasi ang mga secular people ngayon, they interpret freedom of religion as being freedom of any kind of religion. So, kumbaga, they are interpreting it na ang kanilang constitution is irreligious. But you see, pag sinabing all men are created equal, it only speaks na walang tao na pinanganak lang by virtue na anak siya nitong royal blood na to, pwede siya maghari sa akin. No, ang mamumuno sa akin ay ang tao na papayagan kong mamuno, which is of course yung sa democracy. So, ang ideology nito,
kung may etymology, history, theology, ito yung makikita natin, yung liberty of conscience. And this was championed by Baptists. Kung di kayo ganong familiar sa history ng US, may time na gusto nilang gawing state religion ang Baptists, pero ito nga yung dahilan ng mga Baptists, ayaw nila. They just want freedom of religion kasi sila, inostracize sila doon sa Plymouth, sa community ng mga Puritans because hindi sila, nagkaroon sila ng ibang persuasion. Gusto nila hindi pwedeng pwersahin ang paniniwala. So it extended doon sa religious freedom. At alam nyo, ito ay bungas actually ng doctrine ng Calvinism from the Bible. Because we believe in what we call monergistic salvation. Ano ibig sabihin ng monergistic salvation? Na ang pagliligtas nang gagaling saan? Sa isang kapangyarihan lang, sa Diyos. So which means, kung ang kaligtasan, pagliligtas, magagaling sa Diyos, there is no amount of coercion or teaching ang pwede kong gawin para makonvince ko yung taong ito, maniwala siya. What I can do only is to persuade him. At ang Diyos, kumilos siya sa kanya at pag na-persuade siya, dun siya sasama, maniniwala. So therefore, ito ay nagsimula sa freedom ng religion, pero nag-extend siya pagdating sa society. So you see, huwag nating isipin na dahil we believe in separation of church and state, kailangan lahat na yan, walang influence ang Bible. May influence ang Bible through Christians who have this kind of thinking. Diba? So, now, sa biblical, by the way, yung word na vote, that is from the word, Latin word na votum, which means will or choice. So, therefore, nandun talaga yung kahulugan at pa, yung ano natin na, kung ano yung gusto natin at yung choice natin para sa pamumuno sa atin, na mamumuno sa atin. Pero sa biblical testimony, ang Bible is indirectly supporting the idea of a government chosen by the people themselves. Kasi makikita natin yan, no? Sa Genesis 9:6, sabi doon, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image. Again, anong result nito, anong application nito? Ang ibig sabihin nito, ang principle that man was made in the image of God is we are all equal. Pantay-pantay tayo. Kahit na anong kulay natin, kahit na mayaman ka, mahirap ako, kahit na ikaw ay royal blood or ganito, sa sinabi ng Bible that we are all created in the image of God, then therefore pantay-pantay tayo, which means hindi ako pwedeng pamahalaanan ng sino man na dahil gusto lang niya. Kailangan may consent ngayon dahil pantay-pantay kami. Ang Diyos lang ang pwedeng mamuno sa akin ng gano'n na hindi ako tinatanong. So, therefore, syempre, by the way, hindi ko sinasabing kailangan magpaalam muna yung presidente sa'yo. Syempre, nag-i-exist na yung gano'n at by the virtue ng citizenship mo, nag-agree ka because you operate in this kind of system. Because if you do not like that, anarchy is worse than democracy. Di ba? So, this is what the scripture says. Sabi ni Wayne Grudem, at may libro akong ito, Politics According to the Bible, napakaganda. Napakakapal nito at patungkol ito sa Christian worldview pagdating sa politics. Sabi ni Wayne Grudem, but if all people share equally the high privilege of being in the image of God, then what reason can there be for any family to think that they have a special right to act as royalty or rule over others without their consent? Far from endorsing anything like a divine right of kings, this foundational principle taught in the first chapter of the Bible is one of equality of all human beings descended from Adam and Eve, equality in the image of God. So, malinaw dito na we have this blessing from the Lord na sa ating interpretation sa scripture, ang mas mainam nga na form of government is democracy because may consent ang pinamamahalaanan, no? Yung citizens. So, according sa Romans chapter 14, ito yung mga applications na, no, para mas ma-exercise natin itong pagboto natin as Christians. Number one, we should vote but accept each other. Ang sabi dyan is that we must bear with
each other even when we think our brethren got it wrong. Yan ang sabi ng Romans 14:1-5, as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, or he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Magandang review ito sa atin bago dumating sa May 9 elections, no? Again, we are not stifling yung anumang passion natin sa ating mga candidates. In fact, you can go on sharing articles, basta hindi fake news, things na nagpe-persuade sa mga tao. We had a good opportunity yesterday, di ba? May mga nagsalita sa atin, no? Buta hindi, wala namang mga black eye itong dalawa kasi iba yung kandidato nilang pinitch eh. Pero ibig sabihin, hindi sila nag-away. Which is, napakagandang tingnan yung ganon. Because if we cannot accept yung mga ganitong bagay, ang sabi dito, napaka-weak ng conscience natin. We are immature on this matter. No? Kapag hindi natin nakakaya na tanggapin yung disagreement ng ating kapatid on matters na hindi explicitly binanggit ng Bible. So, do you accept the logical implication of democratic elections? If you cannot accept, if you can accept this implication, hindi ka pwede maging intolerant doon sa mga differing votes. At alam naman natin to in principle. Ang nangyayari lang ay paano, pastor, alam mo naman pag question and answer na, paano, pastor, magboboto, magnanakaw, kristyano ka. Pastor, magboboto ka, someone na may ganitong history. Magboboto ka na ganito yung association niya sa kanyang political leaning. Yun yung magiging mahirap. No? Kaya nga, sa panghuli natin, mayroon akong i-address na historical illustration na pwede nating gamitin para mas ma-appreciate natin itong freedom natin na ito. So magandang tanong din, do you accept yung wisdom ng iyong brother? At least, you assume walang malice doon sa kanyang mga decisions. Kasi magiging bad at malicious spirit on your part kung iniisip mo, ito, bulag ito. Diba? Kasi halimbawa, kung sa akin, bakit kaya ganun sila, pastor? Bulag kaya sila? Kung maririnig ko yon, sasabihin ko, we have mutual, biro lang. Pwedeng sabihin yun kasi sa'yo. Diba? Kasi these are matters na hindi naging malinaw sa scripture. So ang magandang attitude dito is really, we should accept muna yung wisdom ng ating brother na may decision siya. Kaya sabi ko sa atin, matakot tayo, manginig tayo, na mag-encroach tayo doon sa kapangyarihan or sa pribileyo na ibinigay ng Diyos sa ating mga kapatid. Because as reformed people, malakas dapat tayo dito, yung senses natin. Diba? Kaya nga napansin nyo, hindi tayo nagkakaroon ng dress code dito, hindi tayo nagsasabi na mga lalaki, dapat yung buhok nila ganito, wala silang ganitong sinusuot, ang mga babae dapat ganito, mahaba lahat. Not because we are against sa maganda at sa modesty. Pero walang sinabi sa Bible na ganito because sabi nga ni Pastor Noel, I would rather have headaches sa pagpapastor rather than to be lord of conscience ng mga members ko, which is kasi shortcut yung pag-encroach sa mga liberty nila. Kasi sasabihin mo lang, etong desisyon ko, dapat walang ganito. Dapat ganito yung gagawin nyo, dapat eto, dapat, at hindi yon magiging magandang soil for Christian growth. So the problem of those na nasa opposition, no, is that they see, they are crying against dictatorship, yet some cannot accept others who support the administration. Diba?
Kumbaga may mga ibang tao, hindi naman syempre mga Kristiyano necessarily, nakikita nyo sila, sila ay mga, they are against the Duterte administration, they are against the dictatorship daw, pero they cannot accept na yung kanilang kapwa may ibang paniniwala. But you see, when you cannot accept yung paniniwala ng kapatid mo, that is already trying to be a dictator, trying to become what you really hate. Yung words ni Pastor Espinosa, by the way, he's not a fan of Marcos, pero sabi niya, some people are Marcosing the Marcos. Diba? They do not want dictatorship, but they want na diktahan. Kung sino ang interviewin ng taong ito, kung sino yung ganito, dapat ganyan ang gagawin niya. No? We cannot accept that as Christians. But yung problem naman ng mga pro-admin na ito, something that oppositions are necessarily evil. Ang tingin nila is kontrapelo lang kayo, lagi kayong naninira. This is a democratic process and democratic nation. In fact, because of this fallen world, yung opposition, it is actually helpful because of check and balance. Now, we cannot blanket na sabihin lahat ganito. You have to identify kung may mga spirit talaga na naninira, but you have to see them sa kanilang mga personal cases, but not lahat na may hindi appreciative sa president or sa administration and you think is not being a faithful Christian. We reject that position. So we're trying to be balanced here. We have to accept each other whether pro or anti ka sa pagdating sa government, sa administration, because not necessarily anti ka sa government, di ba? So number two, vote but don't judge each other. We should not make sweeping accusations against our brethren by just one simple vote. Could you imagine that? One simple vote, nireject na daw dahil daw napakahalaga ng election na to. Willing daw talaga silang mawalan ng kaibigan para sa future ng kanilang mga anak. Napakagandang pakinggan, di ba? But you see, this is just hubris. No? Hubris lang to at cowardice because they cannot accept or they cannot take the hit na sila ay kinokorrect o kaya hindi sila pinaniniwalaan. Yan yung ano, di ba? Parang self-entitled people. Sabi sa verse 4, "Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand." So in other words, sabi niya dito, kung hindi ito sinabi ng Diyos, pero nag-act siya based dun sa gusto ng Diyos, which is according to his conscience, actually, wala kang say dun. At isusustain siya ng Diyos. Ang point dito is, wala sa'yo ang huling halakap kapag ginudge mo ang kapatid mo. Ipapakita ng Diyos balang araw na siya ay tama. Marahil, he made a bad decision pagdating sa pamimili ng ganito. Katulad lang ng music, di ba? Pipiliin nyo ng music ito. Pipiliin namin ni Tito Nash mga slow rock at mga ganito because we were raised in the right way. Ganun daw ang sinasabi ng mga, ganun sinasabi ng mga nasa 70s, 80s. Di sila nakikinig ng mga ganito because tapos ang anak mo, anong pinapatugtog mo? Siyempre, tinitrain ko yan, Backstreet yan, tapos NSYNC yan. Kailangan mapalaki ko yan ng tama at sa maayos na pamamaraan. Di ba? That's just a joke. But, di ba? Pero pag pinakinggan mo yung mga panandalian, makikita mo yung mga talagang bagong breed ngayon ng mga songs. Napakaganda. Di ba? And then, vote fully convinced in your own mind. Yan ang nasabi ng verse 5. Let us expect and assume that each one of us is making the best decision. No? So, yung mga hindi gumagawa ng best decision, ito yung mga binabayaran, ito yung dahil kababayan mo nga lang, o kaya nakikigaya ka lang, alam mo yung ganon. Dapat may informed conscience ka. You are really persuaded. And then, number 4, vote in light of the coming judgment day. So this is not an issue lang na ang Christian liberty pala, maliit na no. Big issue to, but ang magiging accountable tayo dito, hindi doon sa sinong tao. Ang inano dito is namuhay ka ba sa decision mo, ginamit mo ba yung conscience mo lagi? Kasi hindi po paraan ng Diyos na mamuhay tayo against our consciences.
magiging mahirap ang pamumuhay natin sa ganyan. And the number 5, vote and keep your controversial views. Now, nilagyan ko kasi there are controversial views that we should not be afraid of. Kung alam natin tama and they are true, for example, controversial issue ngayon, yung sa mga politicians about their corruption cases. I think these are controversial issues but not necessarily kailangan i-keep. They should be talked about. Yung mga political leanings ng mga ating mga kandidato, yung issue ng isang presidential patungkol doon sa Divisoria, and then yung mga iba, yung kanyang competency, yung kanyang kakayanan, kinu-question ng iba, yung isang senator na humahabol for president. So, these are controversial issues but we should not necessarily be silent. Ang sinasabi ko dito yung mga assumptions, yung wala kang maliwanag na may papakitang ebidensya, pero ina-assume mo na, kaya sa tingin mo siguro, it would lead to this kind of matter. For example, ako personally, meron akong strong opinion on matters na ganito. May mga candidates ako naamoy pagdating sa political leaning nila, pagdating sa issue ng socialism, sa kanilang support sa pananaw na welfare state. Siyempre, hindi naman pinipresent ng ganyan yan dito sa Pilipinas, but in the US, very clearly yan because they're talking about worldviews, ganyan at ganito. Para sa akin, yung assumptions ko na ito, nakikita ko, ito ay marahil isa sa identity ng isang kandidato. Pero it would be wrong kung wala kang malinaw na ebidensya na i-tie up mo lahat ng mga bagay na ito. So you have to be silent at responsible sa ganito because remember, you have brothers and sisters who are more, I think, very passionate sa kanila at unnecessarily you will offend them and you should not do that kasi ang Romans 14, di ba, inuuna mo yung kapakanan ng kapatid mo. And then vote by faith. Ang faith dito, hindi yung by faith na iniisip mo na nag-pray ka tapos binigay na ito, malakas ang faith ko. No, ang ibig lang sabihin dito ng faith is consistent sa salita, sa faith, na hindi ka na o-oppress, hindi ka, you believe na you are making the right choice. So this is ang ibig sabihin ng voting by faith. So therefore, no? Ito yung gusto kong ilagay na challenge sa atin. Do not expect the candidate alone needs to prepare for his office. Di ba? Yan ang paniniwala natin. Prepared ba yan? Competent ba yan? But have you asked yourself, as a citizen, have you prepared yourself to do your civic duty before or after elections? Pinag-uusapan natin to. Kung ganito pala ang gusto ng Panginoon sa atin, magboto tayo, hindi sila Messiah, di rin sila mga devils. Therefore, mga kapatid, huwag nawasan na tayo, no? Na after manalo, let's say hindi nanalo yung ating kandidato, minsan may spirit sa atin at sa mga ibang Kristiyano, no? Magsasabi, ilang buwan kaya bago magsisi ang mga taong bayan at papakita. Nagde-desire pa na para mapanindigan na sila ay tama at they would wish na mag-fail ang government. Remember, once na may in-elect ang majority sa May 9 at may luluklok siya sa June 30, whether you like it or not, you are bound by scripture na yung tao na yon, yun yung nasa government na, and therefore you have to pray for him, sabi ng 1 Timothy chapter 2, and be a law-abiding citizen. And you know, as your pastor, I would want na ganon ang makita sa akin, hindi isang magiging bitter, hindi isang mag-rarant na ganito. Probably kung may mga issues ng pandaraya at may legitimate issues naman ng mga bagay na yan. Pero I would want, and in fact I am prepared, whoever na maging presidente, baka magulat tayo lahat, si Faisal Mangudadato magiging presidente pala natin. Whether ang presidente natin by June 30 is a man, male, or a female, not a problem to me. And I would pray that I would be one of a good citizen sa gobyernong ito na susuportahan ko siya sa mga ganitong bagay. And I will celebrate his or her achievements kapag nagtagumpay siya. And I hope na maging ganito yung spirit natin. Nang sa gayon, mawawala yung toxicity na nakikita natin sa mga ibang bagay. Now, having said that, no, maganda yan, Pastor.
sa ganito, magboto tayo based sa ating conscience or ganito. Hindi ko pa rin maintindihan bakit kaya ganito yung nangyayari. Eh, malinaw naman sa akin na ito yung mas magandang iboto, pero itong kaibigan o kapatid ko, iba yung kanyang pananaw. Let me drive to you one what I call the curious case of Donald Trump. You have to know yung exciting na nangyari just recent history sa ating mundo. Donald Trump is number 45. He is the 45th president of the United States. So therefore, he once was the most powerful man in the world. And his victory nung 2016 sa US election sa White House, it provides para sa akin a historical case in point on the legitimacy of political compromises. Ano itong political compromises? Para sa akin, ito yung hook word na ginagamit ko para maintindihan mo ang desisyon ng kapatid mo na not necessarily mag-a-agree ka sa diskarte ng kanyang pagdidesisyon because again, nasa common grace yan. You know what happened? Sino ba si Trump? Trump came as a candidate with a zero experience in government. Wala siyang elective position, appointed position na hinawakan prior to 2016. And in fact, sa documents, marami nagsasabi at kitang-kita na napaka-narcissistic niya. He always wants to be talked about. Siya yung pasikat, lagi niyang gusto yung credit. And then he is also saddled with misogynistic statements sa past. Hindi ito pag-atake sa kanya. You know, I'm a supporter of Donald Trump, at least sa mga policies niya na very conservative. May mga, anong tawag doon sa locker room? Alam niyo yan? Yung locker room, sabi niya, locker room conversation na record at that he was groping women at may mga ganong bagay. Kaya dumistansya ang maraming mga tao sa kanya. And obviously, he had a flawed character. Tingnan nyo, TGC na ito. Mga Christians ito, sabi ni Thomas Kidd. Pakinggan nyo paano nila dinescribe si Donald Trump noong August 2, 2016. Three months before the election. Sabi niya, what we do know is that Trump is the crudest, most uninformed candidate in the history of major presidential contenders. Whether he is actually a misogynist or a racist is unclear. What makes someone an honest-to-goodness racist? But it is clear that he has a long history of misogynistic and racist comments on which he typically doubles down when challenged. Pag talagang inatake mo siya, mag-fight back siya. And these are Christians, scholars na nagko-comment sa kanya noong 2016. Not only that, many evangelical leaders not only criticize him publicly, pero kinondem pa siya pati yung kanyang candidacy, including the people that we read. Al Mohler of the Southern Seminary, Owen Strachan, Russell Moore, Wayne Grudem, sinuportahan niya pero bandang October nung may lumabas na issue na about sa pagiging misogynistic niya, winidraw niya yung kanyang support at hindi na raw niya alam kung sino susuportahan niya. This is Al Mohler, napaka-influential person sa mga reform. Si Owen Strachan, very godly man. Si Russell Moore, ng Ethics Committee ng Southern Baptist Convention, and of course, our theologian, resident theologian na si Wayne Grudem. At si John MacArthur, tahimik siya, he did not vote for Donald Trump, but he voted for Donald Trump. Paano kaya yon? Paliwanag ko, hindi daw niya binoto si Trump, pero bumoto siya kay Trump. Paano? Pwede ba yon? And this is, you know, a man of wisdom. So therefore, no, baka kasi nagsasabi yung iba, there's only one way of voting. And look at how MacArthur voted sa panahon na yon. Sabi ni Al Mohler, tingnan nyo ha, married 3 times, flaunting Christian sexual mores, building his fortune and his persona on the playboy lifestyle, under any normal circumstances, Trump would be the realization of evangelical nightmares, not the carrier of evangelical hopes. Nakita nyo, even a renowned theologian, ang presidente talaga sa US, napakatindi. And malaking temptation na ilagak mo yung hope mo sa kanya. No? Evangelical nightmare daw si Trump. No? At masasurprise ka na lang ano mangyayari 4 years later. Pero si Max Lucado,
Sabi naman ni Max Locado, no? Hindi siya reform. I'm a pastor. I don't endorse candidates or place bumper stickers on my car, but I am protective of the Christian faith. If a public personality calls on Christ one day and calls someone a bimbo the next, is something not ori? Yan ba yung pronunciation yan? And to do so, not once, but repeatedly, unrepentantly, unapologetically, can we not expect a tone that would set a good example for our children? We stand against bullying in schools. Shouldn't we do the same in presidential politics? Just wait for our President Duterte. You'll get worse. si Trump hindi siya nagmumura in public, yet napaka-nauseating na para sa mga pastors na ito, to the point na talagang para sa kanila, the president at least, napaka-disente dapat yan, and he's a symbol of moral goodness kahit papaano. No? Now, yan yung mga evangelicals. How about his enemies? His enemies led by the Democratic Party, liberal media have expressed their unbridled opposition to him, seeing him as a very threat of democracy and reason. Diba? Satan incarnate yung mga nakikita sa kanya. Sabi ng Democrats sound alarm against Trump. This is a 5-alarm fire for our democracy. A hate-peddling bigot who openly incites violence is the likely presidential nominee of one of our nation's two major parties. It is alarming and dangerous. Donald Trump's candidacy is a threat to the America we love, and we must respond to him and what he is talking as such. Nakakarinig ba kayo ng ganong salita? Na threat ito sa democracy, sa panahon natin, sa election ng Pilipinas. But you see, these people were saying also these things. At napakatindi dahil to the point ng hatred nila na napaka-widespread, nagkaroon pa ng bansag na totoo, TDS, no? Trump Derangement Syndrome. Ano ba yung Trump Derangement Syndrome, sabi ng Wikipedia? Trump Derangement Syndrome, abbreviated as TDS, is a pejorative term usually for criticism or negative reactions to former United States President Donald Trump that are perceived to be irrational and have little regards towards Trump's actual policy positions or actions undertaken by his administration. Alam nyo, talaga nang gagalaiti na yung mga media people pag nagsalita siya, halos wala talagang ire-report na mabuti sa kanyang presidency nung panahon na yun. I've been a witness because mula pa lang nung kanyang candidacy, sumusunod na. In fact, mas exciting sundan sa totoo lang ang politics sa US. Mas okay kasi dalawa lang naglalaban eh. Dito magulo eh kasi ito yung partido niya. Next ano, hindi mo na alam sino nang kasama niya. Malilito ka minsan. Pero doon, ganito. Hindi ko lang alam dito sa Pilipinas, baka magkakaroon ng MDS. Hindi, Miriam Defensor Santiago. Hindi naman M derangement syndrome, di ba? So, the problem is, noong 2016, Trump won with one notable key. At alam niyo anong pinanalo ni Trump is the white evangelicals or the evangelicals overwhelmingly voted for him. At doon sa assessment at sa study, ang mga bumobotong evangelicals sa isang Republican nominee is nasa 60%, 70% at ganito. Nung pagdating kay Trump, he is the most crudest or redundant, pero siya yung parang ganito, no? Parang kung ano, paano magsalita, halos konti na lang magmura siya, na hindi talaga siya disente. Yet, sa kanya, nakakuha siya ng 80%+ among evangelicals. Alam niyo, sa US, if you will not be voted by evangelicals, you will never win the presidency, the Democrats or Republican. So therefore, anong ibig sabihin nito? Ah, may evangelical vote at ang tingin nila, yun ang Christian vote? No. Kilala nila si Trump at talagang marami akong kilala rin ng mga tao, pastors, including John MacArthur. Talagang they were aware of his flaws. No? At talagang ayaw nila sa kanya. In fact, sa words ni MacArthur, do not vote for an individual, vote for the issues. At sinabi niya doon sa Master Seminary, sabi ng article, MacArthur voted for Trump and he did not vote for Trump. You know why? Because he voted for Trump just to vote
against a particular candidate na ayaw niyang manalo. That is the position that John MacArthur held. So, their vote was what we now call a political compromise. A vote against his rival, hindi to sikat sa Pilipinas. In fact, some pastors believe that kung anong dictate ng conscience mo, kung anong tingin mo dito, yun ang dapat at huwag mong iboboto yung second choice mo at hindi ka gagawa ng ganito. I respect some people na may ganito. But in my understanding of common grace, I will put it sa logical end. If it is in the common grace, you are free to decide what you think at this moment be better para either may boto mo yung presidential na gusto mo or malabanan mo yung presidential na ayaw mong mailuklok. Look at this. This is Truth Matters happened noong October 2016, 1 month before the presidential elections. At nandyan si Greg Fraser, nandyan din si MacArthur, ayan si MacArthur. Yeah, pare-pareho sila ng pananaw and this is under the Masters University. Sabi nila ni Greg Fraser, the lesser of two evils issues is only a problem if both candidates would do evil if elected. Neither candidate is the embodiment of evil. Correct. But we know that one will do evil. I am going to vote against Hillary Clinton by punching the hole next to Donald Trump's name. I am not voting for Trump. I am voting against Clinton for she will do evil. Why? Because ang mga tao dito, they were well aware of sa gagawin ni Hillary Clinton. Alam niyo anong sabi ni Clinton? Pag siya ang manalo, yung religious freedom at yung mga pastors ay hindi sila basta-basta makakapag-preach. At yung religious freedom, it was really threatened. At yung abortion, ganito, at yung socialist agenda mangyayari dahil ang mga pamilya is magkakaroon ng greater power ng state over your children. So natakot itong mga taong ito at syempre pati yung kanyang issue sa Benghazi, marami pang mga bagay. Hindi ko sinasangayon na lahat ng sinabi niya dyan that this person will do evil. Pero ang sinasangayon ko dyan is when he said that he is voting against Hillary Clinton. At I want to say that that is a legitimate option in this arena of common grace. So, were the evangelicals who voted for Trump wrong? I have two notes. First note, someone who sees politics as common grace will see this an issue of liberty. It's not an issue of right and wrong. Okay? So that is my answer. Kung mali ba sila? No, it's an issue of Christian liberty. Karapatan nila yon, kalayaan nila yon. And number two, someone who uses pietistic approach on politics. Ano yung pietistic approach? Ito yung magboboto ka ba ng corrupt? Kristiyano ka, magboboto ka. You are using your piety, Christian piety, to be the biggest deal sa issue ng pagboto, you will not be able to answer this. In fact, masasagot mo sa isang candidate, marahil yung candidate na yon ay sobrang sama niya, but magdi-disintegrate ang argument mo kapag dumating ka na sa mga iba't ibang mga tao na hindi, let's say, hindi siya ganong ka-corrupt, let's say wala siyang 203 billion tax evasion case or mga ganong bagay, magdi-disintegrate. Ang sinasabi ko dito, fairness sa mga issues na ganito. So, ang blessing sa atin, meron tayong common grace. Let us not use pietistic approach because it will disintegrate sooner or later. Okay? Pero maganda dito is tingnan natin yung one. Because of common grace, it's an issue of liberty. So, from all conservative metrics, the Trump administration, and I think hindi lang good, it was one of the best sa recent history natin sa US at nakinabang din ang mundo. Diba? Nakita ninyo, walang pagsakop na nangyari sa Ukraine nung panahon ni Trump dahil nagkaroon ng respect ang mga tao sa kanila because tututuhanin niya dahil hindi siya isang politiko talaga. Trump did good in pursuing a more biblical view of government. Yung mga evangelicals na negative ang tingin kay Trump, nilunok nila yung kanilang mga sinabi or hindi naman nilunok necessarily pero inadmit nila na by 2020 susuportahan na siya because nakita nila si Trump, being a person na ganito, mas marami pa siyang naipush na mga magagandang agenda para sa Christian worldview. For example, yung mga policies that upheld rule of law.
yung contra social justice. Ang social justice is you will give justice because based sa kanyang marahil, no, sa kanyang kulay, sa kanyang history, but ang gusto natin is justice based on character. So, policies that highlighted work against socialist views. Ang socialist views, yung welfare government, yung maraming mga freebies, maraming ginagawa. Alam nyo, may nagtanong sa atin last Sunday, ano yung mga qualifications sa isang candidate, no? Yes, I take corruption seriously. But more than the issue of corruption, which I think if a person will be a president and he will be corrupt, there is public opinion, media, and you know, pwedeng ma-impeach. But a person na may socialist agenda na pwedeng i-lead ang bansa sa mga ideologies ng katulad ng woke at ng ganitong bagay, para sa akin lang naman, it would be more disastrous. But again, probably hindi ganong kalaking issue or hindi nakikita ng iba yung ganung bagay sa nakikita ko. So you see, these are the things, no? I'm opening my heart to you how I see these things, but this is what happened sa US. And then yung pressing to all Christians was the appointment of three originalist SCOTUS judgment, si Neil Gorsuch, si Brett Kavanaugh, at si ACB Amy Coney Barrett. Three, hanggang ngayon conservative ang US Supreme Court because of Trump. Sabi ni majority leader noon sa Senate na si Mitch McConnell, maraming maaalis ang mga Democrats pag wala na si Trump. Pero ang nagawa nating ito, for many, many years, hindi nila ito matatouch. And that is true. You know why? Because walang resignation. Ay, pwedeng resign. Anong tawag doon? Walang expiration yung mga justices hanggang mamatay sila. Kung gusto nila, doon lang sila pwedeng umalis sa pwesto. So therefore, kapag may conservative judges, it's good for the country, at least if you're a Christian. So therefore, Trump was able to do more good to society than many past Christian politicians. Alam niyo anong result? By 2020, si Al Mohler, very supportive kay Trump. Si Wayne Grudem, very supportive kay Trump. Halos ng mga pastors na kilala ko at Christians, they supported Trump. In fact, Sam Waldron called Trump the Jehu of our time. Si Jehu ay isang wicked king, yet he was able to fulfill yung prophecies ng Diyos na hindi man niya gusto na fulfill, pero nonetheless, pinulfill niya. So therefore, ano ang lesson nito? Bumoto tayo ng katulad ni Trump para ma-achieve natin yung good. Hindi. The Trump case is not about supporting a wicked ruler, but only I'm just trying to emphasize here the legitimacy of compromise, political compromise. Bakit? Kung ang binoto ng mga evangelicals noon, dalawa lang yun. Democrats, Hillary Clinton, si Trump. At ang susunod is 2%. Kapag binoto nila, at marami kasing Christians, ang sabi nila, sabi ng mga pastors nila, iboto ninyo yung talaga may character. So ang binoto nila, yung may character na ganito, 2%, walang pag-asa yon. Ang sabi ni MacArthur at ng grupo niya, let's face it, may dalawa lang na kandidato na ganito. So it is not wrong to vote for this second choice as a vote against to that person na ayaw mong manalo. So ang sinasabi ko dito, ito ba ang dapat yung gawin? Hindi ko to sinasabing gawin ninyo at gagawin natin. Sinasabi ko, legitimate ang mga ganitong decision because this is politics, this is inside the realm of common grace. Okay? So if we accept that politics is common grace, we must be prepared also to accept its logical end. We can vote with clear conscience for or against a candidate. It is part of the liberty of a Christian to vote for someone he thinks best can provide a realistic victory for his overall goal for the country. Iba man ang goal mo, iba yung goal ko. No problem with that as long as you think, yan, you're doing it as a Christian, sa Christian liberty. Sabi ni Greg Fraser, a vote is a means to an end. It's the end that matters. So sa vote, huwag tayo maglagay ng mga bagay na ito, masama yung boto mo at ganito. So warning, do not demonize those who choose to not vote for their first choice.
And then, number two lesson, the Trump case is not necessarily a principle of choosing the lesser evil, but a principle of functional view of politics. And this is what I hold, functional view of politics. Ano ibig sabihin ng functional view of politics? Ang lesser evil, ina-assume dyan na ang isang candidate, usually yung sa atin, is may higher morality. That's good. Ang functional view is more than just mere exercising your right to vote, are you wisely functioning as a citizen at sa voto mo? Ginagamit mo ba ng wise ang vote mo? So therefore, pwede mo siyang gamitin because it is your power. So yun ang functional vote ng politics. So, sabi ni Kevin DeYoung, noong 2016, while our church might discipline a member for holding the positions Clinton holds or for behaving the way Trump has behaved, this does not mean that we have biblical grounds for disciplining a church member who, for any number of reasons and calculations, may decide that voting for either candidate or neither makes the most sense. And if we wouldn't discipline someone for a presidential vote, we should stop short saying such vote is sinful and shameful. So walang magbabash sa mga vote ng mga kapatid natin because very clearly dito na ito ay kung di natin di-discipline, di natin kukol na sinful, we should not also shame them. Okay? So politics, rightly understood as common grace, is an effective tool for believers to lead the way in political conversations that honor Christ. And I think this is correct, no? Kapag may ganito tayong pananaw, and nire-respect natin ang isa't isa at may ganito tayo kalawak. Dati kasi pietistic ang usually na pananaw ng Kristiyano. Pietistic, ito, dito ganito, ganyan, kaya ito yan. Kaya napaka-simplistic. Nangyayari, pag may nakita kang ganito, i-judge mo. Ngayon, ang ginagawa ko po sa inyo, sa atin, pinapalawak natin yung ating pananaw pagdating sa politics. Ganito siya mag-isip kasi nga pala may ganitong tinuturo sa common grace at sa politics. So therefore we can accept, and I hope, no, if there would be one person who would be a model of pag-accept sa dissent, it should be the pastor and the leaders of the churches. So I hope na masaya kayo magboto sa May 9 at huwag niyo po akong kalimutan. Debiro lang. Ayan. Any quick questions? Tayo ulit, nag-extend. May questions? Or thoughts? Yeah. Yung mga naka-red, hindi, biro lang. Si Janjan, may question. Hello po, Pasa. Thank you po sa lesson. Question lang po. Can we say na yung mga cases ng election and politics sa US is applicable sa Pilipinas given na yung culture sa Pilipinas is mostly conservative, especially na most ng mga Pilipino is Catholic and iba naman sa atin, mga Christian talaga na most ng population is ganun yung culture. Unlike sa US na very extreme na yung liberalism and yung pagitan ng right tsaka ng left sa kanila is malayo na. Yes, very complicated ang issue. And that's a good question, no, Jan? Kaya nga ang inano ko dyan is the curious case kung paanong sa sermon namin may mga case illustration kami because we cannot use Donald Trump to impose sa mga mangyayari sa mga governments, hindi lang sa Pilipinas, sa iba. So I am well aware of that na pwedeng itanong. So that is why case illustration ito, which means may mga bagay na sa tingin mo pwedeng i-apply or hindi. Ang tinitingnan ko dito na pwede lang i-apply, na pinoint out ko yung legitimacy of not voting
for this person na gusto mo kasi dyan, there are some people that have approached me na tingin nila is this, parang hindi siya mananalo or ganito, parang legitimate ba yung ganito. May mga ganong concerns. So that's why I tried to address this. So I'm not trying to say na exactly yung katulad dito sa Pilipinas, pero very complicated. At least sa US, walang insurgency. Kung sabihin natin, moderate liberal democracy tayo, kung let's say ang dating administration ay may ganong position, no? Pero on that other hand, sa US with a strong military, walang ganong sign ng insurgency. Pagdating naman dito, yung issue ng communism is nagiging problem, I think, in my own opinion, no? Not necessarily sa isang popular candidate, kasi si yung isa si Ka, ano, 'di ba? Caliwag, identified talaga siya doon sa ganong ano. So, yan, at least we can both meet doon sa ano na yon, we cannot apply all. Naka-pink eh. Sino yung lola mo? Yes, si ano? Al yung lola. Yung bowler po, yung bowler ang nagdadala. Yes po. Yung sinabi nyo kanina na yung sa last, yung functional view of politics. Yun yung, what if yung view mo ay hindi katulad ng view ko? Ibig mong sabihin ba ay hindi nag-function yung view ng mga kapatid? Dahil sa halimbawa lang na ang sinasabi nyo ay dapat mag-function yung view ng bawat isa sa politics, okay? Pero yung mga sinasabi nyo, halimbawa hindi nag-a-agree sa iba. Ang ibig sabihin ba noon, hindi sila nag-function yung view nila? Yung po buong lesson natin is about respecting yung view ng ibang tao. Kapag sinabi po na functional, ang dinidefend po ng functional view is yung tao na yon, binoto niya, ginamit niya yung boto niya para, kumbaga, sa paraan na nagfa-function siya kung ano yung tingin niyang best para sa kanya, which is applied also sa inyo po at sa lahat. Nang tingin ko, ito yung mag-a-apply best, functional view po yon. Ang kalaban lang po nun yung lesser evil, na ito boboto ko kasi lesser evil to, o kaya gano'n. Nire-reject natin yon. Ang gusto natin is functional view, which is para po sa inyo, no? Wala po kayo siguro makitang perfect candidate. Pero yung vote ninyo, kailangan nyo bumoto at may nakita kayong candidate na at least ito, mas malapit dito sa gusto kong mangyari sa bansa. So, yun po. You're applying po yung functional view na yun. Okay po? Okay. Ayan. Okay. May questions pa? Yes, si Jen. Morning po. So ano lang po, Pas, just want to add din po din sa mga senior nyo nga. And a reminder din siguro for everyone and sa makakakita ng video na to in the next few days, na lahat tayo may right to suffrage. And of course, kailangan natin i-respect yan. Sabi nga ni Pas kanina na we are in a democratic country. Hindi natin makokontrol yung vote ng other people na nag-exercise ng democratic rights nila. And I think, Pas, just wanted to ask po for your reminder din, kumbaga parang additional word na lang, kasi di ba parang ang mangyayari na nito is yung presentation of arguments kung bakit ito yung, kasi we understand na in a functioning society, lalo sa democratic country, kailangan important yung pag-exercise ng vote, and sabi nga po natin, di ba, yung informed conscience, ganyan. Siguro, do you have any word or any reminder, any word of caution po, especially for the remaining few days, on how we should, kumbaga parang how we should converse, how we should approach, especially yung mga brothers natin, na nag-hold ng, kasi we understand na we have the both ends na talaga ma-preserve society, pero yun nga, nag-differ na tayo kung sinong politician or sinong actor, sinong agent nung magiging end na yun.
do you have any word of a reminder, caution on how we should engage other people? Being reminded na we are Christians na nasa sphere na ng common grace na ito. Yes, I appreciate your words, brother. This 8 days na lang, no? As Christians, no, kung mapansin nyo, I'd tried na mag-add, I hope, ng balance doon sa conversations kasi nag-tilt, and in my own opinion, nag-tilt na some people had to defend kung ano yung choice nila because it's already given that these people na may ibang persuasion, let's say a person na leading candidate na may ganitong good track record, we all accept those things at ganon, at yung rhetoric sa social media at sa marami is therefore ang mga Christians, can they vote for this? You see this, I'm just trying to address the elephant in the room na ito naman talaga ang malaking issue. So I'm just trying to say that katulad ng mga ibang pastors, there is no Christian vote, there is no moral vote, you don't have to be ashamed as long as na ganito. But on the other hand, let us not use that kind of position na baka sumobra tayo to make it appear na yung mga ibang side naman is there parang on the negative side or voting in a wrong way. So we should preserve more, hindi yung boto mo, kundi yung kalayaan nating lahat. So again, please, I hope, no, mag-converse kayo, mag-converse tayo on this matter, but magandang example at opportunity to para sa atin na ipakita na we can say our pieces, yet we can learn from each other, pero we will not erode to demonizing or yung magkakapikunan. Kasi ang nangyayari dito is lumalawak ang ating kaalaman. Noong 2004, the first time I voted, konti ang alam ko as a person na bagong Christian. Pero nung lumalalim sa ganito at naiintindihan ko yung common grace, mas dumadami. And this would be beneficial sa bawat isa. Now, I do not say na kapag ganito ka na kalawak sa common grace, magiging katulad mo ang pastor sa pag-iisip niya. No, it is not an assurance. It's not a matter of knowledge or wisdom or ganito. It is your present conscience sa ganong bagay, no? And let us uphold yung diversity at yung ng mga ibang tao. Whether you are, let's say, you are voting for red, for pink, for blue, and for, ano pa yung kulay ni Pink? May kulay ba si Pink? At si Pacquiao? Oh, so, ayan. Yes. And by the way, sige po, upo na po kayo, ay tayo lang kayo dyan. By the way, Jem, we have seen yesterday that some pastors, good Christians, are voting for Lenny and both for BBM and for Ping Lacson and others. For sure, may mga iba pa, no? Wala naman masisiro dyan eh. So, and then, there are, we know that there are unbelievers who are voting also sa lahat ng spectrum na yun. So, it should remind us, it should humble us both that we can be pastors, we can be Christians na may iba't ibang mga pananaw, pero we will stop short on saying that eto, eh, ba't ganyan ang binoto mo? Maging maingat tayo sa mga words na yun. Yes. Pastor, good morning po. Ano ko lang po yung sa Romans 13, that God is the one that is instituting the president or whoever the elected official. So, para sa view po natin na kung sino yung favor natin, can we say na after the election, we know that it is the one that's being instituted by God ang nananalo? Yes po, dapat po. Kaya nga po sinabi ko kanina, after ng elections, ang ano natin is prayer dapat natin. We should be good citizens and to support that candidate, that president-elect, whether he siya or she. Okay po, salamat po. Si tatay, ano muna? Ikaw na raw muna. Thank you, Pastor. Real quick lang. Do you personally believe, Pastor, dun sa sinasabi nilang maxim na
the voice of the people is the voice of God. No, di ba, in-explain na yan kahapon ni Pastor Noel, as Christians, we don't believe that, pero we understand that, tama? We understand that na in the democracy, ang not necessarily that is the biblical God, but it only says, it only speaks na ito yung ano, whether you ascribe it faith or destiny, this is what has been ascribed by faith and by the country. Kasi nga, the voice of the people has spoken. So, ganun. Ah, si tatay, ano muna? Si Jan, pag si Jan Jan pala yung muna nagtatanong, maraming biglang nagtatanong. As embodied in the Constitution, voting is a democratic exercise. But then, sad to say, the Philippines at times is branded as having immature voters. Imagine rampant vote buying. Kahit anong iskandalo, kapit toko pa rin yung politiko. In the United States, hindi may kukumpir ang butante sa state saka dito. Kasi po, suffrage is the right to vote and to be voted for in a public office. Tingnan niyo lang yung skandalo ni Nixon. Konting ano lang yan. Na-dent yung kanyang ano, pero nag-resign. Dito, tingnan niyo naman. Kahit anong sira sa kanila, ganun yung pamilya mo. May mga disqualification cases pa nga. Wala rin, hindi nagpa-prosper. View lang po, view lang ito. Akala ko, ano pala, nagsabi lang pala siya na ano. Tatay Peter, as you have said, sa ating lesson kasi, we accept nga po talaga, I agree, no, immature talaga tayo politically. But why? We already established to last Sunday sa lesson natin na ang ating gobyerno or yung ano, it is not a perfect world. At kung gusto nating mabilisan ng change, usually you would want a revolution. But in democratic processes, ganyan talaga ang nangyari. Kasi po, tatanungin nyo, si US na politically mature na po, ilang taon na po ba yung demokrasya nila? 1776 po ang kalayaan nila. Diba? Alam nyo, nung ako'y bata, diba, nung panahon ni ERAP, at kita nyo yon, with the internet ngayon, mas madali na mag-report. Sa ano, mas conscious ngayon ng mga government employees. I'm not saying this is because of Duterte. For sure, nung panahon ni Pinoy, marami rin na mga ganitong improvement at mag-i-improve pa to. Kasi nga, yung accountability, yung senses ng mga tao, nalalaman kagad, konting bira dito. Pati nga yung mga nagsosolitary at nagko-computer games sa airport na mga employees, nabibidyo na kagad eh. Ang point dito is, sabi nga nung isang pastor, sa panahon ngayon, you cannot be an abusive pastor just because of the internet. Tapos na ang karir mo, tapos na yung ministry mo. Just, at ganun din. Hindi ito, ano. So therefore, Tatay Peter, ang naniniwala ko dito, yes, we are politically immature, but that is not a reason para, we have to choose based dito sa sampu na ito na may mga flaws at hopefully, we become better and better hanggang sa magiging anak natin, a better Philippines, and then yung mga apo na natin, a better Philippines katulad ng US na parang sa Japan na na-involved lang sa konting ano, magre-resign na dapat. And we all want that, di ba? Ayan, okay. Last na lang? Ay, si Mig. Last na lang. We're trying to extend po muna. I understand po yung political compromise and I believe na very legitimate po yung reason na yun kung bakit very valid na reason siya sa isang individual. Kung may question lang is, lagi naman po tayong magko-compromise sa mga votes natin. Of course, we have our own opinions and our own priorities or nakikita natin na need ng lipunan. Kung sakali po ba na magko-compromise tayo, should we vote for, let's say, makakabuti sa kingdom ng Panginoon or magbo-vote ba tayo for the government, for the country? Kasi po I think
pwede siya na magkaiba, na pag bumoto ka, mas maganda to para sa country, pero mapapahamak naman yung kingdom ng Panginoon. Pero pwede naman sa kabilang banda, pwede kang bumoto na mas better sa kingdom ng Panginoon, pero sa country naman, medyo hindi naman okay. Pwede po yun mangyari, di ba po? Yes, pwede. Pero meron din naman mga votes na, of course, so-so lang, balance siya. Ganun. So, pero sa ano, hindi lang naman sa context natin ngayon sa 2022 election, pero for the general ano lang, yes, sa on your own opinion po, ano po ba yung mas magandang compromise for the kingdom or for the economy? Yes, I agree with you, Mig, na meron na for the kingdom and for the state, but you have to define what is good for the kingdom. Kasi we are talking here of imperfect politicians and with their good promises pagdating na doon sa ganon. Kaya nga sabi ko sa isang kapatid na nag-send ng article sa akin, mga pastors at yung mga Christians, ang malaking issue sa kanila yung worldview. Kasi ang worldview, mas mainam siyang predictor, magpe-predict how a candidate will behave once he is in office or she is in office rather than his or her promises. Kasi I believe Trump and Duterte, they were not able to deliver all their promises, but they acted upon their worldview. At sa aking pananaw, ang worldview ng isang Duterte na may retribution view sa justice, whether may EJK at ano na, I do not agree with that, at ganun. But yung concept niyang ganun is para sa akin makakabuti sa kingdom, because according sa Bible, once na nakakabuti yan sa state, sa parameters sa sinet na scripture, and on the other, later on, magiging pakinabang yan sa church. Kasi once na ang bansa naging malaya siya at binigyan niya ng justice at free ka makapag-preach, hindi ka walang threat sa iyong buhay na makakancel ka o ganun, that is freedom. Sabi nga nila, alam mo yung town square test? Ang town square test is, ang true test daw ng democracy, ang free speech is the town square test. Isigaw mo daw sa town square na maraming tao ang anumang paniniwala mo without being threatened, kung anong pwedeng saktan ka o sabihan ka ng ganun. That is the free speech, di ba? So therefore, sa akin, katulad ni Douglas Wilson, para sa kanya, once na ang state is pinaprioritize niya yung justice lang, wag na masyado yung welfare, na gagawa niya yung dinisenyo ng Diyos sa kanya at yun ang best para sa kanya. Kasi pwede mong i-define what is best is yung magiging economic ganito, managing ganyan. So kung may ganitong justice system para sa kanya, okay yun. At magiging beneficial yun sa church kasi magiging malaya ang church na makakapag-preach siya at ganon. So therefore, again, i-define mo kung ano yung mga best na yun. At again, politicians ito at sabi nga ninyo, kita nyo, hindi tayo mga two-party system na honest, no, sa mga beliefs natin. Talagang mga politicians natin kung sino yung sikat o sino yung ganun. And we have to, bilang mga voters, talagang we have to deal with those things. Okay. So, yun na lang muna siguro. I-extend na lang ito mamaya. No? At this will be the last lesson about politics, and I hope na it shed more light kaysa sa confusion at na-emphasize yung pagiging cool natin sa bawat isa. Let's pray. Father, thank you sa aming lesson. We have extended our time, but nawa maging beneficial ito sa amin at maging sa sino man. But Lord, ang mahalaga dito is may we recognize that there is wisdom, there is goodness, there is true desire sa mga brethren namin na hindi man mag-share ng aming pananaw about sa aming mga candidates. And Lord, after ng May 9, ay
we will again be reminded that after all, we are brothers and sisters. At napakaganda kasi dinisenyo mo, hindi kami magiging uniform sa pag-iisip dahil hindi magiging true unity yun. At ang true unity is kami ay magkakasama, magmamahalan at magre-respetuhan as Christians despite ng aming differences sa mga bagay, sa apelyido, sa trabaho, sa personality at maging sa political leanings namin. Maraming salamat, Panginoon. I-bless po ang bawat isa amin at ang SABC. We thank you. We ask this in Jesus' name. Amen. Maraming